Guys, andito po tayo ngayon sa bahay ng kapatid ko sa Sita Maria. Kasamahan ko po siya paghahanap ng sasakyan sa lipa. Pupunta kami ng mga sa lipa. Ito pong bahay niya. Ito po yung kapatid ko. Wow! Hair dryer. Kasi inintay pa po namin yung sasakyan namin yung isa pong kapatid ko pa. Last 3 days, galing na po kami ng Quezon City. Wow! Kasi dito po sa video ito yung video namin na ng isang sasakyan na sa Quezon City sa hindi naman namin nakuha kasi sana bayaran na kaso nagka problema yung makina so hindi na namin siya kinuha. So itong pagpunta namin sa Lipa pangalawang araw, pangalawang beses na namin itong pagpunta, so hanap ulit kami ng sasakyan. Yan guys yung sinasabi ko sa inyo na video na isisingit ko. Yan po yung Ford na hindi naman nabili kasi nagka problema. Ready to go, alis na po kami. Go, go, go. Aday, daw pa ah. Hindi daw humaramdaman. Grabe. May layo hong ano yan. May layo. Layo ho kaming mangyan. Nga taga Mindoro po kasi kami. Ito na po. Go, go, go na po kami. Punta po kami ng Lipa. Ito po ang aking driver. Ito po ang aking kapatid na isa. Yan. Gawin po kami sa Lipa ngayon. Titingin po kami ng sasakyan ni kapatid. Alalay lang po nila ako. Wala naman po kasi yung pere. Ito po driver namin. Dati po driver ng ambulansya yan. Ayan po yung unang pinuntahan namin yung kay Tolentino. Wala nga lang pong SUV. At Grandia po meron. Malalaki. Tsaka po mga kotse. So, kaya lipat kami sa kabila. At ito na po, dumating na po kami sa Tambo, Lipa City. Ito na po. Marami daw po ditong sasakyan na mga naka-display. So tingnan natin muna guys. Yan. Lupit ah. Wow! Abing nipis. Malupit. Malupit ang driver niyan, kapatid. Grabe. Ganda ng kutsi na to. Dami. Sarap mamili pala dito. Guys, ito yung unang inilok sa amin ng ng seller ni Kuya. Hyundai Santa Fe 2010 model. Yun, maganda naman siya. Makinis, problema lang. Ayaw ni kapatid ng Hyundai. Ito, may isa pang inilok sa amin si Kuya, yung kasama nung may-ari na Subaru 2014 model. Mukhang maganda to. Makinis oh, mga guys oh. Medyo syempre kailangan pa rin nating check yung nito, yung loob nito. At baka makinis lang, alam mo naman ang mga sasakyan mahirap ng tiwala. Wow, yayaman ni Kuya, makasalalamas. Galing. So ayan, pinagbuksan pa tayo ni Kuya. Sabi niya kasi 30,000 lang ang mileage nito. So gusto ni Kuyang ipakita yung loob tsaka yung mileage niya tsaka mukhang maganda nga rin ang loob nito. Tingnan natin at siguro mamaya maya i-drive test natin to para makita natin ang mas, kung mas maganda ang takbo niya.
So ayan, chine-check na ni kapatid kung okay ba. Check-check tong dalawang to. Check-check lang din sila. Alam mo, may nalalaman eh, no? Makinis lang naman ang tinitingnan ng dalawang to. O ayan, check-check muna kayong dalawa. Tinitingnan na naman dalawang yan yung mga upuan tsaka yung pintura. O ayan. Mukhang naghahanap yung dalawang yan. Gutom na kasi yung dalawang yan. Kaya kung anong hinahanap yung dalawang yan. Hindi pa kasi kami kumakain. Ayan. So, ayan mga guys. Siguro, maya-maya, i-drive test natin to para mas maganda. Mas maganda nating makita ang takbo niya. Para malaman na natin kung papasaba to sa ating approval. Okay? Si kapatid, oh, lumitaw ang mukha. Oh. Gusto makita sa camera. Oh. So, ayan. Test drive muna tayo mga guys. Si kuya na lang muna ang pinag-drive ko. Kasi mahirap na. Hindi pa naman nabibili to. Baka biglang maisabit ko to, patay tayo. Hindi pa man to nabibili, nasabita na. Itas tayo di yan. Tsaka papakiramdam ko na lang yung mga suspension nito. Mukhang okay naman si kuya mag-drive. So ayan, kasama pa rin natin yung dalawang kapatid. Nasa likod sila. Mukhang okay naman si kuya mag-drive. So ayan, tinitingnan ko naman yung loob. Maganda naman, makinis, malinis. Tsaka tinitingnan ko yung dashboard kung baka lumitaw kasi yung check engine. Yun kasi ang mahirap. Kasi baka may problema to sa makina. Pero okay naman. 30,000 ang mileage. Tsaka masarap sakyan. Mukhang sariwang-sariwa to. Wow! Malaman na lang kung magkakasundo sa presyo. So ayan mga guys. Sarap sakyan ito. 2014 Subaru Forester. So ito na, sumisikad na siya. Ganda, lupit. Kaya lang, hindi mo unahan itong dalawang to. Shota yata itong dalawang nasa unahan namin. Hindi wala. Kaya na pa ito ah. Ito na guys. Siguro dapat sa road to eh, no? Para maramdaman ang suspension. So ayan guys, nakipag-usap na lang si kapatid dito sa may-ari. Sana mo na ma-okay yung settlement nila. Tsaka pinabuksan ko muna yung makina habang naka-start siya para ma-check namin yung check yung dipstick. Baka kasi tumalsik yung langis. Tsaka umusok. Ganyan kasi yung nangyari dun sa amin sa Quezon City, dun sa escape. Ah, grabe, umusok. Tumalsik yung langis. Hindi na namin binili. Mahirap na, baka may problema yung makina nun. Tsaka biglang lumitaw yung check engine niya dun sa dashboard. Yun, sana ma-okay na to. So ayan, nag-reserve na lang muna si kapatid. Sabi naman ng may-ari, refundable naman daw yan. Money back guarantee. Pagka hindi na-approve nung approval ni Janet na makuha yung sasakyan. So ibabalik naman daw yan. Para lang makasigurado tayo na hindi makukuha ng iba yung sasakyan. Okay naman kausap sila kuya. Mabait naman sila. At saka sila pa yung paparehistro ng sasakyan. So yun guys, uwi muna ako. Tapos na po. Abayin mo na guys till next video.